Hi guys, isa lang pong video ang panood nyo. So ang video nito ay kadalasan tinatanong ng mga sewer na sewer, kaya yung mga yari ng tahian na hindi pa alam paano ayusin, no? So ang issue natin ngayon ay paano ayusin ang nagtutuhog na makina. Okay, so kung interesado kayo, gusto niyo malaman, matuto, pwede kayong panoorin, pwede niyong tapusin itong video na to. So wala namang pilitan. Okay, ngayon bakit ba nagtutuho ang isang nagtutuhog o nagpapakta ang isang makina, high speed, so no, sewing machine. Ngayon, ang mga dahilan ay una, siyempre mapurol lang karayom. Pag mapurol kasi ang karayom, itintinsing mabutas yung damit. Pwedeng hindi rin siya makakuha ng delay yung pagkakuha ng rotating sa doon sa sinolid. Then, pangalawa, baluktot yung karayom. Okay, kumbaga, hindi na siya tuwid. So, hindi na rin makukuha ng rotating yung sinulid nun. So, napapak daw yun. Pangatlo, nawala sa timing yung ano, yung rotating. Bakit ba nawawala ang timing ng rotating, o nawawala sa timing ang high speed? Kasi minsan, napuputulan, minsan mabilis yung pagpatakbo, tapos may maluwag yung tornilyo ng rotating, so lumuluwag siya, nawawala sa timing. So doon nag-umpisa ang nagpuputol ang karayom. So alamin natin. So sabihin nyo ito, kung interesado ka, panoorin mo hanggang matapos. Okay, simulan natin. So guys, kung na-check nyo na yung nasabi ko kanina sa inyo, yung mapuro lang karayom at saka baluktot yung karayom, yun kasi mga ano, mariremedyohan nating ano, dahilan kung bakit na papaktaw yung makina, okay, yung sewing high speed nyo. So ito guys, yung huling paraan na para nyo masolusyonan ang inyong sewing high speed sewing machine. Okay, so ngayon tatanggalin natin to para makita natin, kasi titingnan natin yung rotating, kasi rotating na lang ang last chance natin para makita kung bakit nagpapaktaw. Kasi mamaya nawala sa timing, so bubuksan natin to para makita natin. Okay, ayan, ito na yung last chance nyo para malaman natin kung alin, bakit nagpapaktaw yung sewing machine natin. Okay, tingnan natin. Ayan guys, kita nyo na. So okay, tanggalin natin to para mas maliwanag ang mas maganda yung ating pagka makita nyo. Okay, pag nawala kasi sa timing yung akin nyo, pwedeng putol yung karayom, laging putol ang karayom, so hindi na kayo makakapanahi. So tatawag na naman kayo ng mekaniko, tapos magbabayad, tapos saglit lang nila gagawin, tapos sisingin ko ng 400 500. So na, ito na guys. Okay, ikot natin yung karayom, baon natin. Ayan. Okay. Ayan o. Nakikita nyo guys. Ayan. Lakihan natin. Okay. Lakihan natin. Ayan. Isa pa. Ito. Ayan. Ito. Ayan o. Yung karayom. Ayan o. Naabot nyo. So hindi yan pwede guys. Ayan. Hindi yan pwede. No, hindi yan pwede. Ayan o.
Kasi kapag masyadong dikit yung rotating, ito yung sinasabi kasi yung kumukuha ng sinolid, ayan o, itong part na to. Ito yung karayom natin eh, ayan o. Ito yung hook natin, ayan o, rotating hook. Pag masyadong dikit yan sa karayom, ang tendency niyan, iinit. Ngayon, ang gawin natin, so, lalayo natin siya ng konti. Okay. Para magawa natin yan, luluwagan natin to. Okay. Ayan. Ayan. Luluwagan natin yan. Tsaka ito. Minsan dalawa ang tornilyo lang ito. Minsan tatlo. Pero kadalasan tatlo to eh. Ayan. Tapos balik natin. Ayan o. Ano, so iwan natin yan. Ikot natin sya. Ayan. Tapos pag angat ng karayom, kailang malapit itong rotating. Yung hook. Ayan. So, ayan o. Hindi sya umaandar. So, sumasabit sya. Hindi pwede. Ilayo natin konti. Ayan o. Parang yung, parang humahalik lang sa karayom yung rotating. Ayan. So, dahan-dahan natin higpitan. Huwag natin higpitan masyado para sakaling i-adjust natin kaya pa. Madaling higpitan. Madaling wagat. Okay? Ayan. So, dikit pa rin. Tulak natin ng straw. Papunta doon. Pakanan. Yun. Nasubrahan. Hindi na. Ayan. So, ang gawin natin, nabu. Ayan. Yung rotating, ayan na. Tingnan natin itong sinulid. Ano na pansin? Ayan. Karayom, ayan yung karayom. Ayan, hindi na siya nahagip. Hindi gumagalaw yung karayom. Dapat, pag timing kayo nito, tingnan nyo ka, tingnan nyo kung saan yung kanal. Dapat yung hook kumukuha sa pagitan ng kanal. Pansin nyo yung karayom may kanal, yung parang korba. May korba yan dito sa gilid, bandang kanan. Kailangan sa gitna siya. Hindi masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Kailangan gitna lang. Yan. Tapos, okay na, di ba? Ngayon, higpitan natin 'to. Dahan-dahan. Para hindi gumalaw. Okay. Ayan siya. Okay, higpitan natin. Lahat ng hinigpit pag nag-ano kayo, gre-refer kayo, lahat ng niluwagan niyo, tandaan niyo tapos higpitan niyo. Okay, kailangan pabalik-balik ng higpit kasi minsan nakakaligtaan dyan, nasisira yung makina. Okay. Yan. Ipitan nyo lang. Okay. Yan. Okay, may ipit na lahat. So, ibabalik na natin yung ipin. Yan. Yan, higpit na natin. Babalik na natin. Para matesting natin. Okay. Ayan, pit na. Pit na guys. Okay. Tapos, i-check natin ulit. Ayan, kailangan ko lang tumatama. Ayan, okay yan. Tapos, lagyan natin ng tornilyo para ma-check natin.
Ayan. Balik. Okay. Ayan. Siyempre, kailangan natin testing. Testing natin to para swabe. Okay. Ito na siya. Ayan. Ayan. Okay. Patahin na tayo. Okay. Kuha lang tayo ng tila. Aras. Tatahiin natin yan. Nang walang paktaw. Okay. Ito na guys. Silang na ito. Kaya lang natin ang hindi paktaw. Manipis. Ayan. Hindi mga wala ng paktaw. Ayan o. Wala siyang paktaw. Ayan. Kita niyo. Walang paktaw. At dito, bala. Ayan. Wala siyang paktaw. So, ganun lang. Ganun lang po ang pag-ayos ng makina. Okay. So, okay na yun. Ganun lang po. Kung hindi nyo na, ano, ulit-ulit, ay hindi nyo makuha ng isang bisis sa tinginan, pag panood, ulit-ulitin nyo lang po. Step by step pa rin. Okay na. Okay. So, yun guys, yung ano, paraan para makuha natin yung pagpaktaw, no? Masolusyonan yung mga paktaw ng ating mga makina. So, madali lang siyang gawin, no? Madali lang. Kaya kung mag-hire ka ng mekaniko, siguro abutin mo 400 to 500, kasi ang mahal na singilan ngayon ng mga mekaniko. So, kaya kung wala ka namang ano, budget, di ba? Kaya basta makatipid ka. So, gawin mo itong tinuro ko sa iyo. So, basta nagpapaktaw. Pag nagpapaktaw ang makina nyo, una, palitan ng karayom, bago. Pangalawa, check nyo yung karayom para bago nyo buksan yung ilalim para ma-sure natin na hindi kaagad-agad magagalaw natin yung ilalim, kasi pag nagalaw nyo yung ilalim at hindi nyo pa alam paano gawin, mahirapan kayo. Tsaka doon kayo tatawag ng mekaniko. So guys, yun muna. Sana may natutunan kayo sa video ito. At salamat. Subscribe na rin kayo para sa bagong video natin. Tsaka comment lang kayo sa baba para ano, comment down lang kayo para yung mga problema sa mga makina, sewing machine, ay gagawin ko ng video para sa inyo. Okay guys. Salamat.